Shut the hell up. Pangil! Sa pangil! Sagpara na! Kakasaka ba pag nagsabayan? Pangil sa pangil. May karakas sa talastasan. Pangil sa pangil. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas ng mga naatasang kataas-taasan? Good morning! Nag-graduate sa korte, subina diploma. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin na ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa... Tumutulog po talaga sila sa tao. Sama-sama tayong aahon. Ahon Mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Sunugan, walang pangil sa pangil na mapapanood. Bago tayo mag-start, alam nyo na! Let's go, pangil! Let's go! Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Ahon Mahirap, Flava, Villainware, 1538 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Tokyo Grill, 188 Gili, at FUBU International. Ang laban na paparating, Matira Mayaman Tournament, 1 million pesos plus diamond ring! Ginoo sa aking kanan! Pakilala mo sa amin kung sino ka! Plus madang at bumili ka ng chili sauce ko. At shoutout nga pala sa Power Signs and Ads, Baguio City and La Trinidad Benguet, Power Glass, Aluminum Supply and Services, Baguio City. May bayad to, saglit lang. Power Aoka, Purified Drinking Water, Refilling Station, Baguio City, Robert Gatson from Winchica, Kansas, at Gatson Family, tsaka si Tacy Brown. Pagaling po kayo. Salamat din sa Pubu, Talibdana, Cyber Philippines, Boss Jericho, Mamay the Great, Attorney Omay Duarte, Hambog ng Sagprong, Knuckle G, at Camp 8 Boys. Grabe, laki ng kinita. Ginoo sa aking kaliwa, pakilala mo sa amin kung sino ka. Motherfucking Agatha! Let's fucking go! Yeah, shoutout sa... Siyempre sa Agatha Effect Perfume, malapit na yan. 1122 Digital Services. Relax lang kayo, bayad to. Toto Thai Parts ng Thailand. Sa mga trip maglaro ng Ragnarok, Neo Iris, private server, check nyo yan. ProHub General Merchandise at Anawan City, Crafty Street PH sa Olongapo, Amp Soul Shoe Cleaning ni DJ Ari sa Olongapo rin yan, Derek Tattoo Supply ng Angeles, Pampanga, Loco Clothing ni Armando, 40 Ounce Clothing, Idea World Collective, Divine Providence Dental Clinic, Parisan sa Anthony Juan, John Angel, shoutout sa'yo, kay Zargon, Price Tag, at kay Renz Picache, kay Nick Nong, at kay Quincy Nachor, kay Marco Samaniego, kay Gemini Sembrano, Byron Saavedra, Ramon Riva, at syempre sa Maginaco, Mia Ritmo, at syempre shoutout sa sarili ko dahil lakas ko eh. At ako yung toss, ako yung ibon. Hindi na sila nag-coin toss, piniling mauna ni Akata si Badang Partida daw. Matira Mayaman! Pangil sa pangil! Sagpara na! Good morning! Praning! Ano? Rapist at manyakis na naman ng iyong atake? Tangina pare, yung iso ko na lagi niyong sinasabi pang motivate ko yung sa aking sarili. Lalo akong lumalakas kapag binabanggit niyo yung palagi, kaya sige! At anong sinasabi mo na kung saan sila kumakain doon katumatae? Ako, kung saan ka tumatae, doon naman ako nagtatapo ng mga tae. Sa bakanting lote ka lang pala tumataing leche ka. Doon kita ipapaka... Doon kita iti-therapy session habang dinidilaan ka ng aso kasi tae ka. At
hindi ibabalik yung katinungan sa sarili mo kahit hindi pa bumabalik yung ROI mo. Matapang ka ba talaga? Tumingin ka sa akin. I too. Ako ang tunay na ROI base sa aking statement. Ganito ng isang api, tawagin mo akong return of innocent. Dapat alam mo yan kasi tapos ka ng kolehiyo. Hindi yung nagdesisyon na yung korte, mga bobong haters pa rin paniniwalaan mo. Di ba nga, kaya tapos ka ng kolehiyo? Kaya tanong ko sa'yo, anong feeling ng edukadong bobo? Yung tipong pinagsisigawan mo na mataas ang pinag-aralan mo pero hindi mo maunawaan ang salitang acquitted sa kaso. Ganong kagago. Ganong kagago. Salitang acquitted, hindi mo maunawaan ang ibig sabihin ng salitang acquitted na tao. Kaya naalala ko, nung grade 1 ako, ikaw pala yung batang pinapahirang ko ng kulangot sa ulo. Inaagawan ko to ng pagkain, kinikikilan hanggang maglupasay siya. Iiyak ng todo kasabay ng tulo ng laway niya. Kasi bata pa lang ako, gangster na. Araw-araw ko itong binabatukan hanggang nagpa-transfer ka. Pero nagpa-kick out pa rin ako para sundan lang kita. Dahil di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sinasampal siya. Tapos nung high school na kami, hindi pa rin siya pwedeng hindi magpa-copy sa akin ng test. Kasi alam niyang mabubugbog siya sa akin sa oras ng recess. Kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo. Ah, katanga ka na ngayon, dati niko na bano. Bano ka pa rin naman, nag-i-English ka lang. Para di ka masabihan ng support, mga bara mo, tinataglish mo lang. What the fuck? Are you fucking insane? Ang dinulot mong katangaan sa sarili mo, nothing but a shame. Oo, isang anak mayaman ka. Kaso pag nadapuan ka ng langaw, nagkakasakit ka na. Konting ubo mo lang, puta, pinapa-hospital ka na. Ako, sanay sa kalye, maarawan, maulanan, dumidiskarte. Malakas na tao kahit pagod, naliligo pa sa gabi. Ikaw, makakita ka lang ng lamok, meron ka ng dengue. Kaya pag inaasar ko to, nag-aagaw buhay na. Ikaw ba naman ipahabol ko sa aso tapos tatawanan lang kita? Matutroma ka talagang isip bata ka. Kaya nga galit na galit ka sa akin, di ba? Dahil binata na tayo, binubuli pa rin kita. Hanggang dito sa PSP, kinukupal pa rin kita. Kahit saan kang liga pumunta, wawalang hiyain kita. Papasok ka sa CR, susundan pa rin kita. Iihian kita sa ulo kahit na tumatay ka pa. Wala akong palalampasin na oras tanga. Yung tipong para di kita pagtripan kahit walang dahilan, bibigyan mo ako ng pera. Kasi nga, galit ka sa akin, di ba? Dahil isa kang special child na kulang sa aruga. Oo, mayaman ka nga, kaso pag kumain ka sa karinderya, nagpapa-bill out ka pa. Wow, social talaga. Sabaw na lang hinihigop mo, nagcha-chapstick ka pa. Di ba, rich kid? Hindi ka ma-rich. At big time to pag nagbibigay ng tip. Tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga adik. Mongoloid ka talaga since birth, tama. Maghapon kayo nakausap yung sarili kasi weird na bata. Kaya yung tulad mo na bugok, mahinang klase yan. Yung tipong alitit ng problema, puta, maglalaslas na yan. Paano pa kung naranasan mo mga pinagdaanan ko? Nilait ng mundo, hinusgahan ng mga tao, baka nasira na yung ulo mo at nagbigti ka ng putang ina mo. Dahil wala ka sariling desisyon, nakadepende ka sa mama mo. Marangya nga buhay mo, pero magulo naman ang estado mo. Diploma mo, ipapalamon ko yan sa'yo. Hindi yan ang basihan ng tao para maging ganap ka na tao. Hindi yan ang basihan dito sa mundo. Kaya kung yan ang basihan mo, ipaprint mo. Ilagay mo sa harap at likod mo. Pag babattle ka, ilagay mo sa harap at likod mo. At sabihin mo sa mga tao, diploma ko to, diploma ko to. Ano panis kayo? Tsaka kamanlimos ng pagmamahal at respeto. Hindi ko minamalit ang diploma kaso masyado kang arugante. Hindi ka naman lihiti mo na negosyante, minamalit mo pa kami mga dumidiskarte. Kaya wag mo akong yayabangan ng mga negosyo, no, na hindi naman ikaw ang nagsakrispisyo. Oo, chili garlic lang ang negosyo ko, pero proud ako na ako ang nagtayo. Kaya kung mamaliitin mo ako, taas na upa rin ako. At least kumikita ako sa sariling pinagpaguran ko na hindi ako umaasa sa mga inutil na mga putang inang magulang mo.
Kaya huwag mo akong yayabangan ng binigay ng mama mo na kotse. Ako, kahit motor lang napunta ko sa ngayon, at least ako ang bumili. Leche, mayaman ka nga. Mataas nga pinag-aralan mo, pero lahat ng klase ng grain pinag-aralan ko. Mayaman ka tanga, putang ina, mayabang lang ako. Pero dumadami ipon ko sa bangko dahil sa pagsisikap kong ito. Kaya tatalunin ko yung diploma mo ng putang inang diskarte ko. Fuck you ka, sir! Bumili na ako ng kotse lalabas this year. Round 1, Akata! Let's go! Hi! Tito Badang! Una pa lang, aaminin ko nang idol ko po kayo. Bilang fan, pwede bang magparinig ng sample ko sa'yo? Pwede? Sige. Ganito ba mag-battle rap? Tumungga ng gin, blackout malamang, tumba sa sahig, knockout ni Saddam, tumodo ang yanig, Al-Qaeda yung bomb, pumondo ng yin, nawala yang, balanse biglang, Al-Azam, kung sa Muslim, ito ay haram, Allahu Akbar, hindi ito prank, paktay ka badang! Intro pala. Matik, lamyo ng dehings boring pag may akat ang nakasampa. Di lang to basta good morning. Magandang umaga talaga. Kaya ano Cebu? Segpengin eh? Yeah! Pwe! Ang baduy ng puki ng ina! Bibus! Fuck you! Para sa iyong ginawa! Nag-hire ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? For your information, di ako nagpataas ng value para yung quality ibaba! Ano yan? Para lang ba maging labis palaman ng wallet mo, pati tong akusadong manyakis minamarket mo? Walk in the park! Tito Badang! Tito Badang! Stupid motherfucker na maraming satsat! Isa ka sa dahilan kung ba't kredibilidad ng battle ay bad. Kung talagang eksena gusto nyong kaledado mangat, dapat unang requirement bilang battle rapper, college grad! Huwag kayo nagpapapasok ng mga utak nana! Tago nyo yung mga tulad nito, may mga bata! Silang mga inosenteng mata na nakakaawa, silang nakakakita ng ganitong halimbawa. Isipin nyo, example ng tao, Tito Badang. Ano yan? Definition ng mga taong hanggang dyan na lang. Ay. Ba't ba kasi ang dami mong katulad na utak boy? Mga gunggong na hirap umangat bilang Pinoy. Panay hipokrito pang kala mo di makasalanan. Porket pag-asenso di makayanan, panay palusot na lang di habol yung maman. Gago ka ba? Seryoso, hindi tayo aasenso sa ganitong proseso. Kaya nga ako, ngayon pa lang tinatarget ko na kongreso. ROI, nasiguradong malakihang presyo nang di ako matulad sa tulad mong laya sa kulungan ngunit sa kahirapan na natiling preso! Bastos na kung bastos, hindi ka surprising. Piece of cake ka lang na wala pang icing. Sinayang mo yung flat, sana tinapat na lang sa...
Sinayang niya yung slot, sana tinapat na lang sa uprising. Sinabi ko na, sayang eh. Total, sa sahod ako nagpaangat. Yun ay uprising. Kidding aside, kung sahod na pataas, ano pang pwede kong magawa? Baka pag pinasahan niyo ako ng batas, biglang umasenso tong bansa. Kasi yung mga kapwa ko MC, ayaw ko manalo eh. Kaya sige lang, tito, uwi mo na yung boto ng mga hurado. Basta pag ako kumandidato, aking boto ng mga tao. Sa aking boto ng mga tao. Fuck! Makawala na yata ng resibo yung ROI. De, pero seryoso, mahal ko kayo. Pangako, pag ako nakapwesto, pag nangurakot ako, konti lang. Sisiguraduhin ko sa inyo na pag nagbisyo ako, chonky lang. Kaya kung ako sa'yo dito, wag mo na akong awayin. Ako nang bahala sa'yo sa future kapag wala ka nang makain. Promise, tutulungan kita. Basta ikay magpakabait. Yung mga kamay mo, wag mo kung san-san dinidikit. Babe Darwin, matuto kang makinig sa mga tulad kong nag-iisip at matuto ka rin maghintay at wag masyadong mainip. Pagkat pag-akataka deal, madelay man yung ROI, siguradong babalik! God complex na kung God complex, pero kaya ko kayong iligtas. Akata effect, siguradong mas effective pag naging tangulo ng Pinas. Ang ina nyo, huwag kayong tumawa. Ako'y seryoso talaga. Kung gusto nyo maging first world to na bansa, vote for Akata. At seryoso tanda, huwag ka masyadong seryoso tanda. Ginamit lang kita sa pangangampanya. Round 2! Badang! Let's go! Galing-galing ni Akata. Parang tanga talaga. Mapapasabi ka ng shit naman. Magkukwento ako ng saglit, dumaan ako sa palayan, may nakita kong baka, kala ko si Shernan. Ano, Akata? Ganito na lang ba tayo? Kailan ka ba magbabago? Kapag hindi na nagpa-plus yung tae sa CR nyo? Kailan ka pa mayroong gagawin? Kapag yung pulang langgam at itim, iyong pag-aawayin? Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba iniisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos puro ka pareklamo sa sa buhay mo? Langgam, nawala tuloy ako. Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nabubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pareklamo. Nawala tuloy ako, tumawa kasi to. Sa buhay mo, hangal? Tuwan-tuha, nawala tuloy talaga ako, putang ina. Gago kasi to. Sayang talaga yung 50,000. Puro ka parek, ilutin ko na lang, puro ka pareklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, nawala talaga ako. Tang ina. Teka lang, pagod sa asukal, hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pasarap sa buhay mo. Nawala talaga ako, putang ina, gulo. Ang ganda na ito, guys, ang ganda ito. Sige, ganito na lang. Putang ina. Sige. Kung puro yan, ikaw lang yung taong marangya ang buhay, pero ang mga kalooban naghihikahos. Kayo lang itong magaganda ang buhay, pero naghihikahos. Tama yung sinabi ng The Woods. May pera, may yaman, may kotse, pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang katakawan, sobrang kayamanan. Ikaw, putang ina mo, mayaman ka ng mayaman. Bakit kung walang mahirap, sino magtatrabaho para sa'yo? Tandaan mo, kahit mayaman ka pa, putang ina ka, pambalansi ka lang ng mundo. Kaya huwag kang magmataas na tao, walang exempted dito. Dahil kahit gaano ka pa kayaman, sa simenteryo pa rin ang diretso mo. Kahit ikaw pa pinakabilyonaryo sa mundong ito, putang ina, wala magagawa yung pera mo pag dumating yung araw na ikaw ay maghihingalo. Kaya ka huwag magmapagmataas na tao. Alam mo, epekto ng pagiging mapagmataas mo? Gusto na maging kalapati ni Righteous One, putang ina mo. Kasi kahit anong gawin, wala ka pa rin kasiyahan.
Kung kumpleto kinakain mo, dapat hindi ka ganyan. Gusto mo, tapusin na lang natin buhay mo sa mga pulis. Bakit di ka maglaban? Total, addict ka naman, naglalaway sa FB niya. Sabog, nagdadrama kasi patay na raw yung daddy niya. May pakiramdam ka din pala. Pero ako, wala akong konsensya kasi wala ka ring awa. Isipin mo, magdamag mong binubuhusan yung dahon ng gabi, pero di mo mabasa. Hayop ka talaga. Oy, freestyle to, ha? Hayop ka talaga. Kailan ka ba aasta na tao ka? Alam namin, negosyante ka. Pero bakit mo binibenta yung lupain ng Mall of Asia? Bakit? May titulo ka ba? Pagkakaalam ko, siraulo ang titulo mo. Pero bilib ako sa taong to. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakuha niya pa rin magpasaya ng tao. Kaya sabay-sabay tayo. Sayaw akata, sayaw akata, sayaw akata, siraulo ka! Gusto niyo ng real talk? Si Akata, pinalayas to ng mama niya. Imbis mga damit ang dinala, grocery at dilata. Totoo yan, pinuwento sa akin nila Seta. Kaya pumunta naman tayo sa pinagmula na matindi mong problema. Di ba namatay ang ex-girlfriend mo dahil sa matinding lupus na karamdaman niya? Doon nagsimula ang problema sa mental health mo. Kaya hindi ka madaladala sa US ng stepdad mo. Kasi baliw ka. Hindi ka naman nagbabaliw-baliwan, eh baliw ka talaga. Oo, totoo yan. Kasi unang dinala sa US, mama mo. Pangalawa, yung ate mo. Pangatlo, si Niknok Nature, yung kapatid mo. At sinunod yung mga apot, mga pamangkin. Ikaw lang di madaladala sa US kasi hindi ka pa magaling. Kaya wag mo kami tine-therapy session, wag mong ina-apply sa amin ang gamutan mo. Hindi. Hindi namin problema ang magandang buhay na pinagdadamutan sa'yo. At alam ko rin, mula isinilang yung anak mo, mama mo na bumibili ng mga gamit niya at hanggang ngayon siya pa rin nagsusustento. Kala ko mayaman ka, putang ina mo. Anong trip mo? Kaya kahit kailan, hindi magiging proud sa'yo yung anak mo na pag-alaki niya, si Rit mo. Kasi bata pa lang siya kung ano-ano na tinuturo mo. Tama ba naman na sabihin mo na ikaw si Kristo? Sira ulo ka talaga. Pero medyo smart ka. Ako smart din. May globe pa nga, TM at dito. Pero sa bahay nyo, mayaman ka, kaya may sarili kang mundo. Angal pa ng angal kapag hindi masarap ang ulam mo. Wala ka naman trabaho. Alam mo, para masarap ang ulam mo, ulamin mo yung katulong mo. O isa sa dancer dito. Angal ng angal, pag di pa masarap ang buhay na ito eh. Putang ina eh, no? Ano mga pinagsasasabi mo? Tatakbo kang presidente? Mandiri ka sa sarili mo. Putang ina, sa flip tank pa, tinatarantado ka lang eh. Pilipinas pa? Ang ina mo. Ang lakas ng tama na ito sa ulo, putang ina. Gago, freestyle lang to kanina pa, gago ka. Huwag niyo ibubuto to. Sira ulo to. Ang mangyayari sa Pilipinas, lahat kayo masisiraan ng ulo. Maniwala kayo, ang gagawin niya lang, mag-chonky maghapon, tapos pahihirapan kayo. Papalakin yung tax, papalakin lahat, nanakawin lang ni Gago. Di ba? Totoo. Kaya nga, nag-iingay to dito eh. Gusto nyo tatakbo? Gago, tumakbo ka na lang palabas. Okay lang yun. Gago. Tangina, kung freestyle na lang, kanina, pinagbigyan lang kita. Pero si Akata, mahal ko to. Kaya palakpakan natin, putang ina. Round 2, Akata, let's go! Ang hirap maging masama kapag ganyan. De. Tangina mo, dami mong sinasabi. Kala mo, ang dami mong alam. Sino namang gagong maniniwala sa'yo eh, 41 years old ka na, nandito ka pa, badang. Tangin ang buhay yan! Ang sad ng story! Tumandang walang na pala! Ano yan? Porkit sinabing life begins at 40, ngayon ka lang nagsimula? Magaling kang kupal ka! Panay kakray kay Jesus Christ. Di ka man lang nag-try mag-seek ng financial advice. Ang kapal, di ka na nahiya ang kapal ng mukha mo. Pati si Toyo, iyong binabraso. Yung iba nagbebenta ng tropeyo, tapos ikaw magbebenta ng kaso. Pagkatapos mong sabihin 100,000, hihirit ka bigla ng kahit magkano. Nagda-drugs ka ba? Tanginan to, last ng tama, sasabihin para sa views.
Gusto mo pala ng malaking views, edi sana nagpakita na lang ng titi sa bus. Malamas ka ng suso without consent. Magsalsal ka araw-araw, yun yung gawin mong content. O baka sabihin mo, di mo kailangan kasi may negosyo kang iyayabang. Tong chili garlic, thumbs up, sarap ang hang. Kaso malaman-laman ko, asawa mo namuhunan, utusan ka lang. Di ka na nahihiya? Babae nagtataguyod sa'yo? House husband all around. Ikaw ang dapat panagutin. Pag yung babae mong anak nagsettle down sa tulad mong palamunin. Sorry. Yung anak mo tatandang may low budget na puday. Ganyan magiging outcome pag nahulma sa yung kamay. 299 engagement ring, pang below average guy. Chance niyang magtagumpay? Paiyot sa ano o sa Bombay. Sorry. Ganyan talaga kapag ikaw yung naging ama. Tangina magpo-42 ka na eh. Tapos tanga ka pa rin. Imbis magturo, ikaw pang natuto nung tumulong kas anak mong gumawa ng takdang aralin. Di ka ba nahihiya tuwing may reunion inyong angkan? Sa kabila ng pang-uuto nila, paano ka nga ba nila pagmasdan? Sobrang saya. Sa'yo nakangiti sila. Sikat ka raw, nakakasilaw. Kaso iniimbita ka lang naman talaga nila para meron silang dakilang taga-ihaw! Taga-buhat! Taga-bitbit! Taga-hugas! Taga-ises! Taga-sinop! Taga-ligpit! Taga-kwento! Taga-ngit-ngit! Hanggang sa pag nalasing, dama mo na ang inggit sa mga kamag-anak mong may mas narating, palihim kang nanliliit. Chef! Ang sakit! Kainuman mo, doktor, attorney, yung ibabalik bayan. Yung mga pamangking binubuli mo lang dati, ngayon inaarboran mo ng pinaglumaan. Limusrelos, sapatos, tsaka kung ano-anong kasangkapan para mapagtakpan yung napag-iwanan yung kalagayan. Ganyan mangyayari. Pag pinili, diskarte, inuna porma. Gagraduate sa korte, subpoena diploma. Tangina mo, tumanda ka ng ganyan? Gago, nakakaawa ka. Nakaulong ka sa pagiging tanga, kaya akala mo malaya ka. Kaya fuck your smart, shaming, shame on you. Sa akin di yan uubra. Panampaldiwa to sa'yo, di ko lang basta itutugma. Pilipinas, ano na? Mas maraming badang kesa akata. Kaya iba't ibang lahi kumukubra. Para gisingin mga mangmanga tanga, ilang Rizal pa ba dapat tumumba? Seryoso, mas maraming badang kesa akata. Mas maraming mangmang kesa nagbabasa. Kaya mas maraming tumatandang tatanga-tanga kasi mas piniling magpaalipin sa mahirap na bansa. Hindi nga kayo nagsipag-aral, ba't pa kayong magtataka? Round 3! Badang! Binenta ko daw yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya. Kaya ko siya binenta kasi sa korte, binasura na siya! Itong sintu-sintu na to, bakit naiinggit ka dahil sa vape? Dahil wala ka, meron ako. Meron kasi akong pakikisama, hindi ka tulad mo. Kahit saan ka panliga pumunta, kung ganyan ang asta mo, walang re-respeto sa'yo. Pasalamat ka nga sa kanila, binibigyan ka ng battle kasi naaawa sila sa'yo. At kung hindi dahil kay Pibos, hindi mo mararanasan yung mataas na talent mo. Tapos pati siya kinukupal mo. Kaya binaband ka sa flip-top eh.
Ganun ka kagago. Putangin na PSP! Gera na ba? Gera! PSP! Gera! Gera! Parang patay na eh. Di ba baliw ka? Bakit maayos kang pumorma? Ikaw lang yata yung first class na taong grasa. Kaya pag nanlilimos siya, libo gusto niya, ayaw niya ng barya. Katulad dito sa PSP. Nanlilimos ka, napataasin ang iyong talent fee. Bakit sino ka ba? Ano ba talent mo? Gusto mo sample lang kita ng talent ko? Gusto nyo? Bakit ka nang hihingi ng mataas na talent fee mo? Eh kaya mo ba ang mga boses na ganito? Eh wala ka na masilbi sa mundong ito. Magpapalseto, huw, kaya mo ba to? Tangina mo. Yun ang binabayaran na malaki, hindi yung talent mo na walang silbi. Opit ka na, tanga ka pa, baduy ka pa, putang ina ka, ano, kaya pa? Kaya wag mo akong i-underestimate. Para sa akin makipag-debate. Hindi mo ko kaya, kahit tawagin mo ako matanda at kuya. Si Tito Badang, kakaibang talent niya. Tang ina, ano, buhay ka pa? Pulsuhan niyo, baka patay na. Kaya wag mo akong maliitin. Dahil ako'y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay. Kahit kailan hindi ka makakasabay. Mga paa mo ngayon nasa hukay. Good luck sa karir mo. Goodbye. Tangina! Madaling makipagkumalan, madaling magdawit, madaling makipagyabangan, madaling manlait. Pero iba yung may talent, iba talaga. Kahit patay ka na, maririnig pa rin ang iyong kanta. Parang Francis M. at Andrew E. Hindi na kailangan ng battle para mag-iwan ng legacy. Kaya aking tanong, kaya mo ba ito? Baka hindi, huwag ka na magbubuhat ng bangko. Si Tito Badang, low-key lang ako. Kaya bago mo i-down, gawin mo muna ang ganito. La 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 la. Chira bada 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 papa. La 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 little na na. La 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 la. Yan ang rap skill, tanga. Tangina, tangina, tangina mo! Yan ang rap skill, tanga. Tangina nyo, ako lang may gawa nito. Kaya pag may gumawa nitong estilo ko, mga putang ina nyo, mga tamod ko lang kayo. Akata, akata, piling matalino. Lahat gustong ayusin, pero sariling utak mo. Hindi mo maitono. Time. Round 3! Akata! Let's go! Sabi ko na buti, hindi ko sineryoso yung paghahanda eh. Puki ng ina mo ka talaga. Ang galing mo! Ang ina. Oy, kayo! Gusto ba talaga ako makita bilang masama? Sa ganong paraan ba talaga kayo nagiging masaya? Pwede sige, ngayon maririnig nyo na yung mga salitang masasambit lang kapag merong... Yeah! Let's go! Let's go! Yeah! Good morning. Ano ba? Huh! Game. Game? All right. Ang sarap mang rin! Feeling mo ang laki ng titi mo pag yung babae lumuluha. Walang hintong sa pilitang pagbayo hanggang ibigay nila ng kusa. Mga biktima, umiiyak, akala mo kung sino. Porket di nila matanggap ng pagpapakita ng balat ay pagbibigay motibo. Ang mahuli para sa lipunan, kadire. Pero kung pag-iisipan nyo lamang maigi, para saan nga ba ang puke, kundi parausan ng mga titi!
Sadyang dominante, mga lalaki, di nyo kami masisisi. Kaya pag ako ng galaite, kung mga nasa harap na babae, pahinga lang sa akin, ihi. Seryoso, sinong hindi sasangayon? Na kung wala lang sanang batas, malamang lahat tayo ginagawa yun. Huwag na kayong maging denial. Mga lalaki, kahit sagad magpakabanal, pag nagbinatayan, diyan makakaiwas magsalsal. Kaya kung nakilala ka bilang manyakis ng sambayanan, okay lang yan. Sisihin mo yung tropa mong hilaw kung bakit pinatuloy ka pa, pangalawang beses na pala yan. Okay lang yun! Yakapin mo yung bintang. Normal lang naman na pag nalalasing, natitigang. Lalaki ka ba, Dang? Sino ka para di maglibog? Sino ka para di maghangad magpalabas ng tamod mula sa sagrado mong itlog? Lalaki ka ba, Dang? Normal lang yan. May gawa-gawa lang societal norm, kaya ka nahusgahan. Kapag mayaman at gwapo, wala yung kaso. Kaso pag mahirap, kamukha mo, hanap abogado. Kaya kung ako sa'yo, magparami ka ng salapi. Umiyot ka ng umiyot. Huwag mong i-deprive yung sarili at mamamatay kang malungkot. Seryoso, manyakis ka ba, Dang? Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo lang magpayaman para di ka makulong. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Tangina. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Puki ng ina. Huwag mo nang itanggi pa. Maraming senyales. Malamang paboritong video mo pa nga, pagdudukit ni Andrea Brillantes. Ang inan to. Pag nakakita ng panty na may Hello Kitty, agad-agad is getting wild. Sa banyo, dali-dali. Kamay up and down sa titi just to molest the inner child. Malamang, pati yung timestamp ng mga hubaran sa lumang pelikula sa ulo mo. Kung ba't ka nagkaganyan, alamin natin yung buod. Yung nanay mong utak toge, para daw sa aranasan di ka malugi, nung bata ka, di ka lang basta pinadede, pinakain ka pa ng puke. Kaya elementary pa lang, hinahanap-hanap na niya. Early childhood ni Badang, nanghihipo na siya. Laging banned sa mga palaruan. Mga batang gusto lang magbahay-bahayan, niyayaya mo ng kantutan. Kaya nga nung nagbinata, nag-rap siya bigla para mga babae mabenga. Naging kaliwang kamay ni Francis Magalona. Kaya pala may Francesca. Yan ba natutunan mo sa Itbulaga? TVJ style ng pangmomolestya? Pagtapos, manggahasa, makakalaya, dadaanin sa komedya. Ano? Masarap ba sa pakiramdam na yung utak mo alembangin? Buti na lang, no? Medyo pangit yung anak mo. Di mo basta-basta bebembangin. Sorry. Pero kung dumating man sa puntong di mo napigilan, nalasing ka, inatake ng sobrang kalibugan, isipin mo na lang, okay lang yan. Dahil kung isipin mo, dati rin naman, yung pangatlong mga kasarian, hindi tanggap ng lipunan. Kaya huwag ka mag-alala, baka bukas makalawa, yung mga pangmomolestya ng bata, panggagasa, tanggap na rin nila. Hindi yun malabo.
Pagkat imbis ikondena yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Nakita mo? Di ka naiiba sa mga hayop na yan. Sa mga hayop na yan, di ka naiiba. Marami dyan, tahimik lang, pero di ka nag-iisa. Alam ko, masakit talaga yung mga sinabi ni Akata. Pero totoo lahat yun. Okay na, magpahinga ka na. Time, judges! Akata versus Badang, kung nagustuhan nyo yung laban na yun, alam nyo na! Ang mananalo dito makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman at magkakamit ng bonus na 50,000 pesos! Ang pinili ng mga tagahatol, 5-0, panalo si Akata! Teka lang! Huwag nyo muna itigil yung camera, dito ka muna. Paano ako pupunta sa second round kung di mo dadagdagan yung bayad? Isipin mo ha, top 1 ako, top 2 siya, tapos mas malaki yung binabayad mo sa mga tanga. Oo nga! Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na corny. Si Apex, 500,000 ang talent fee, eh tagahugas lang ng pwetsyo ni Looney. Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na basura. Nandito naman kaming dalawa. Kung bis lang ang pag-uusapan, putang ina, malakas ang aming karisma! Pengi pera. Badang versus Akata, ibang klaseng salpukan itong nangyari na to. Isa lang masasabi ko sa all three rounds ni Badang, may pinakita siyang bago, tsaka kumpiyansa. Yun ang masasabi ko dito kay Badang. Although yung round 2, nakalimot siya, pero parang hindi eh. Kasi yung freestyle niya parang, alam mo yun, parehas lang sa sulat niya. So, nakukuha niya pa rin yung crowd. Kahit kami, mga nanonood na judges, talagang, yun lang, kumpiyansa si Badang. Pero all three rounds, malino naman, Akata yun. Hindi ko na masyadong naano lahat ng lines. Binilang ko lang, pero kita-kita naman. So, yun. Maiksi lang ako dun sa judging nito. Akata. Malaki na prize in batch 1 at judge ako ngayon sa laban ni Badang at Akata. No, hindi na round per round. Para sa akin, si Badang, ang strength niya talaga, syempre, yung kanyang, alam mo yun, showmanship, yung kanyang projection, ganda ng boses, lakas ng delivery, sobrang lakas. Tsaka syempre, yung mga, ano niya, mga bara na may absurd humor, sobrang husay. Gusto ko rin bigyan ng ano, ng pansin yung ginawa niya sa third round yata yun, na naglagay siya ng mga melody doon sa kanyang mga bara. Para sa akin, nag-umpisa siya na corny, pero dahil pinanindigan niya, naging malakas siya na element ng round na yun, para sa akin. At nakakatawa makita pa kung ano pa mga experimentation yung pwede niyang gawin. Pero all three rounds, para sa akin, lamang talaga si Nico o si Akata. Dahil hindi lang siya ano, mas relevant yung mga punto kontra kay Badang. Pero mas nag-showcase rin talaga siya ng ano, creativity in terms of kung paano niya yung sinabi. Lalo na nung third round, no, na meron siyang isang risky na approach kung saan nagbanggit siya ng mga sabihin na nating napaka-problematic talaga ng mga pananaw o mga linya. Pero nabigyan niya ng magandang konsepto. Kaya props kay Akata. Akata. Yo, Target Achilles. Judge ako sa battle ni Badang versus Akata. So, syempre, napanood nyo rin naman. Lalagyan ko lang ng konti mga paliwanag yung kung bakit ko binoto dito si Akata. So, yung round 1 ni Badang. So, yung aasahan natin kay Badang, yung pa rin naman yung aasahan natin. Grabe sa trash talk si Badang. Gusto ko yung linya niya, yung classmate na binubuli. Ginawa niya yun ng magandang kwento. So, pati yung discarding kalye, sa rich kid, something like that. Doon, medyo pinuntusan ko siya na maayos doon, tsaka yung performance niya. Pero pagdating nung pagsimula pa lang ni Akata, yung intro niya pa lang, talagang superb na nakuha niya na agad yung crowd. At talagang magaling si Akat sa pagdating sa, parang ano eh, nangyari sa kanya sa round 1, naging crowd pleaser siya. To the point na parang gusto na nga siya iboto, di ba? Sinabi niya yung Kongreso, something like that. So, yun. So, doon pala nakuha niya na yung round 1. Sa round 2, nag-choke si Badang dahil daw doon sa langgam na bitbit yung asukal. Tatawa talaga ako doon. Parang pinagpapawisan yata. Nalibutan ko na, pero natawa ako doon.
Gusto ko rin yung linya niya na binanatan doon sa grocery, dilata, pinalayas ng magulang, and so on. Tapos, ang ganda ng comeback niya, kasi kahit nag-choke siya, ang ganda ng comeback niya doon sa rebuttal niya sa presidente. Kasi may linya si Akata na presidente din. So, pinuntusan ko yun. So, pagdating sa round 2 naman ni Akata, yung life begins at 40, yun ang pinaka-haymaker niya, tingin ko. Tapos, brutal yung mga linya niya tungkol sa mga views, sa mag-anak lines. So, yun. So, binigay ko kay Akata yun. And yung round 3, binigay ko rin kay Akata. Pero, yung performance talaga ni Badang, alam niyo, nakita niyo, naiintindihan niyo to. Nung round 3, ayun, nagwawala na kami. Kung nakikita niyo sa camera, talagang kumanta siya doon. Yung mga talent daw na hindi kaya ni Akata. So, props pa rin doon. Anyway, may binoto ko si Akata dahil dito sa yung pangalawang beses line, nagamit niya ng sobrang galing. And then yung nagmaskara siya, ginamit niya yung alter ego niya bilang Akata. Ang good point sa akin doon, nung hinubad niya yung maskara, kasi sabi niya, natutuwa kayo, kasama kayo sa mga makakasalanan, something like that. So, all 3 rounds, parang binigay ko kay Akata. Yo. Yo, M-Zate nga pala, isa ako sa judge ng Badang versus Akata. Yun, itong battle na to, pwede ko siyang i-judge as overall performance. Pero para sa akin, pwede siyang maging pantay kung entertainment quality yung pag-uusapan. Pero since battle to, battle-wise, tournament to, pwede ko siyang masabi na somehow one-sided para sa akin. Kasi yung entertainment, nakuha talaga ni Badang all 3 rounds. Although nagkaroon ng problema yung round 2 niya, dun sa nakalimutan niyang linya. Then si Akata naman, dire-diretso yung consistency. Meron din siya mga konting stutter or mga konting minor lang. Sobrang minor na nakakalimutan niya rin yung kasunod na linya. Pero hindi yun para maka-apekto sa overall na performance niya at judging ko dun sa mga performance niya. Kaya yon, para sa akin, nanalo si Akata. Pero yung round 3 ni Badang, sobrang ganda nun. Sobrang entertaining na, ewan ko lang kung kita sa video na nagwawala talaga kami. Kaya yon, mabibigay ko kay Badang yung solid na round 3 para sa akin na pwede silang magpantay. Baga, para silang style clash yung round 3 na sobrang entertaining ni Badang and sobrang ganda naman ng mga pinupunto ni Akata, lalo na yung parang pinaka-payoff ng setup niya sa maskara na hinubad niya. Yon, medyo malalim yung mga punto niya doon, medyo dark. Pero yun nga, pagdating sa dulo, panalo pa rin tayo lahat. At entertainment at battle, kung yun ang kung ano man yung gusto niyong mapanood, pasok, panalo pa rin. Congrats kay Akata, props kay Bada. Yo, mga boss balita, Jay's Kiss, 187 Mob, Sunday Hoopers Basketball League. Okay, pangil sa pangil, Badang versus Akata. Yan, isa sa mga pinaka-entertaining din na napanood ko na battle. Okay, round 1 ni Badang, syempre, as expected, pinakita na naman ni Badang yung trademark niya, yung confidence. Matagal ko na kilala si Badang, talagang whatever happens, talaga nandun yung swag niya. Tsaka narinig ko na naman yung mga Badang terms na talagang naging trademark niya. So yung round 1 ni Badang, wala akong masabi. Magandang round yun para sa kanya. Then lipat naman tayo rin sa round 1 ni Akata. Strong opening, at the same time, pinakita rin ni Akata yung kung ano yung Akata na meron siya kada battle. Tapos ginamit niya pa yung mga reality reference. Kumbaga, ipinapamukha niya rin sa kalaban niya kay Badang kung ano yung mga na-achieve at kung ano yung wala at kung ano yung dapat na meron ka at kung ano yung dapat na ikaw. So, bago matapos yung round 1 ni Akata, natuwa naman ako kasi may instant eh. Kumbaga, meron siyang mga political angles. Ewan ko lang kung totoo yung mga sinasabi niya na balak niyang pumasok sa politika. Kaya naging parang yung mga reference niya, naging campaign. Pero good job doon sa round 1 nila. Sa round 2, even though may mga lapses o may mga nakalimutang line si Badang, still, sabi ko nga, Badang, matagal ko na kilala yan. Talaga nandun pa rin swag niya. Kahit anong mangyari, Badang ako. Talagang papakita ko kung ano yung meron ako. Yun, naggumamit siya ng mga real talk na mga jokes. Tapos unti-unti, bumabalik yung confidence niya. Nag-rise up naman. Kumbaga, sa round 2 na yun, even though na slow start, pero unti-unti, bumalik yung momentum ni Badang. Okay, round 2 naman ni Akata. Maganda yung opening ni Akata. Na-rebat niya rin yung mga jokes ni Badang sa round 2. Tapos meron siyang yung maganda yung term na ginamit niya yung life begins at 40. Kumbaga, pinapamukha niya, sa edad mo na yan, dapat eto ka. Maganda. Kaya kung dinadaisik ko unti-unti
Tapos yun, strong opening. Tapos na ulit na naman, kumbaga na nag-focus uli siya rin sa mga Badang case issue, yung mga past na problema ni Badang. Tapos may mga personal siya regarding sa status ni Badang sa hip-hop scene, sa pamilya, sa lipunan. Kumbaga, okay din yun. Tapos maganda rin yung ending ni Akata sa round 2. Then round 3, ito yung pinaka-icebreaker na, na round eh. Nagulat kami kasi ibang klaseng Badang yun eh. Hindi usually na nakikita kung Badang nakapag-battle eh. Kumbaga nagpakita siya rito ng parang mga melodic. Kumbaga kumanta siya eh. So sa akin plus points yun. Kumbaga in terms of entertainment, sa performance, sobrang palakpakan natin yung ginawa ni Badang doon. Tapos kumanta siya, every punches, every bars, biglang kakanta. Tapos sundot uli ng mga ilang lines, sabay kakanta uli. Ganda yun, tapos maganda rin yung ending niya. Then round 3, eto na. Props to Akata, nung lalo na nang nag-transform siya, sinote niya yung, yung props niya na mas. Kumbaga, ibang level na Akata yung pinakita niya compared to sa round 1 and round 2 niya. So maraming personals, tapos meron siyang parang real life na sinabi ron na kapag gwapo ka, mayaman ka, walang kaso. Kapag pangit ka, wala kang pera, wala kang abogado. Okay yun, maganda yun, maganda yun. Natuwa ko rin sa linya yun. Tapos masyado siyang maraming sobrang personals na kaya niya naman i-handle at na-deliver niya naman na maganda. So overall, round 1, 2, and 3, binigay ko kay Akata. Pero props kay Badang, dahil yung Badang na in-expect ko, nandun pa rin yung swag.